Okay, sa makina po ng CT125, meron itong 124cc, syempre, 125 na yon. And air-cooled, syempre, of course, makikita natin, air-cooled siya. Tapos meron itong oil filter and 950 or 900ml na oil sa loob ng engine. So, ayun, makikita natin carbureted ang kanyang fuel system. And Euro 3 compliant na rin ito. Makikita natin meron siyang exhaust gas return, so EGR meron na rin siya nun. So that's for Euro 3 compliant emission. So yun, eco-friendly na rin tong motor na to. And of course, yun, ang maganda dito, carbureted siya pero napakatipid ng gas consumption nito. Naglalaro to sa 40 kilometers to a liter. At yung pinakamata ko kung nakuha dito is 30 sagad. Yun, so not bad, tipid na tipid din tong motor na to. So yun, sa low rev, sa low to mid rev, pero syempre sa low rev talaga lumalabas yung torque nito sa performance. It got 5 speed, syempre down, down, down yan. Neutral yan, yung pinakataas. So yun, constant mesh, ika nga, sabi. So ayun, sa low rev, talagang ramdam yung torque niya. Bigay naman agad. However, papunta sa mid to high, yun, time off na agad yung power na tong bike na to. Syempre, it is built for kargahan, sa mga, yun nga, yung sa workhorse talaga. As in, talagang pang trabaho, literal, pang kargahan, ganun. Pang ano, yun nga, lalagay ng sidecar. Pero yun, okay pa rin naman sa ganung level tong bike na to. Kasi dun talaga siya design. So, I really like the torque and performance of this bike. Kahit wala tong top speed or ano-ano. So, yun, wala ka nang i-modify dito. Bumibigay din naman agad yung power na tong bike na to. And ayun, syempre, meron siyang kickstart. So, laking bagay na to. Especially if, yun, na-lowbat ka, wala kang budget pambili ng battery. So, yun, kickstart. Yan, ang magsasalba sa'yo. So, yun, kick mo lang yan. Mag-start naman agad tong bike na to. Okay, brake sa unahan. Syempre, may kita natin. It's drum brake na cable type, syempre. So, kaya nila ginawang drum brake to is para mas mura ang pyesa. So, mas mura kasi ang drum brake. And, ayun, hindi ka nagagamit ng brake fluid or mga brake master. So, yan. Tipid siyang i-maintain. So, yun. Lagi mo lang lagyan ng grass itong part na to. Or, i-lubricate mo lang. So, yun. Matatagal na yung cable mo niyan. And, braking naman sa unahan, it's not bad. So, yun. What do you expect sa drum brake? Hindi naman to tulad ng mga disc brake na mga naka-ABS. So, yeah. It's doing its job. So, yun. Humihinto naman yung bike. So, okay naman yung stopping power niya dito sa unahan. And, ayun. Naka-spokes wheel, syempre. So, gusto ko yan. Yung mga ganitong spokes wheels. And, tires naman, it's not bad. Pero yun, if imo-modify ko to into cafe racer, ayun, patatabayin ko to and I would change the rim size, syempre. And of course, yun, upgrade ko na rin yung ano, brakes nyan, syempre. And ganun din dito sa likod, naka-drum brake din to. Syempre, of course, drum brake. So okay naman ang kanyang stopping power. So, minto naman. Pero yun, lagi kong advice, use both brakes. So, yung preno nyo, lagi nung gagamitin ano, pareho. So, more of the 80% of the front, then yun. The rest is ano, sa rear na. So, okay naman, humihinto naman yung bike. Pero yun, hindi pwede dito yung bigla ang preno. Kasi, pagka lalo na meron kang angkas or mabigat, ayun, medyo mahirapan huminto yung bike. Pero okay naman, humihinto naman yung bike. Ayun, suspension. So, we got this suspension. So, yun. Apat po ang kanyang suspension.
Siyempre design to kaya apat is siyempre yun, Pantra to eh. So nilalagyan to ng mga sidecar or nagbubuhat to ng mabibigat. So yun, kailangan talaga na apat na suspension. Pero good thing, pwede mong tanggalin yung isa para lumambot or yung maging comfy ride sa para sa iyo. Pero yun, preference na yan kung paano niyo to i-adjust. So adjustable naman siya. And adjustable naman tong suspension niya sa likod, both spring. So yan, naikot naman yan. So yan, preference mo na rin kung gaano katigas or gaano kalambot mo gusto siya mag-play. Pero sa stock settings, yun, matigas po talaga yung kanyang settings dito sa likod. So ayun, if I would go into adjust it, so yun, lalambutan ko ng konti para sa ano, riding preference ko. Ayun, suspension naman sa unahan. So these are standard suspensions na telescopic fork. So telescopic to, pero yun, non-adjustable. Pero stock settings niya, nandito yung malambot na part sa unahan. So yun, okay naman, pero konting dagdag ng oil kasi masyado tong malambot eh. As you can see, nandang sa kalahati agad yung play niya. Pero okay pa rin naman siya sa stock settings. And ayun, nakaabang na yung plate holder. So meron na siyang allocation for the plate. So yun, pwede mo nang lagyan ng plaka dito pagka nagkaroon ng doble plaka. However, pagka naglagay ka ng doble plaka, make sure medyo naka-angle pa ganyan. Kasi kung nakapaganyan, tatama dito sa kanyang mudguard. So mangyayari, pwedeng mabasag to or madamage yung plaka. Yun o, nakabusina motor sticker to. Plus 10 HP yan, guys. Soon, it will be available. So ayun, mga ilaw ng Bajaj CT100. Syempre, it's halogen. Halogen and halogen. So lahat is standard. So halogen lahat siya. If, ayun, balak nyo itong i-modify or gawing scrambler, syempre, papalitan nyo na yan lahat. So, pero okay pa rin. Ang ganyang standard naman. Ayun, pati dito sa likod, naka-halogen na rin to. And of course, the signal lights. And yung kanyang plate light. So, yan, halogen din yan, guys. So, there's no LED stuff here. Pero yun, if itcha-chop nyo naman to, sabi ko nga, if may plano kayong gawing scrambler or any build na gusto nyo, yun. Syempre, tatanggalin nyo na yan. Pero sa standard, okay naman yung may ganito. Syempre, binuuto ng Bajaj para sa affordable or yung talagang abot kaya na presyo. Kaya nila ginawang ganito itong bike. Sa gauges naman, ganun din. Pretty standard. You got your fuel gauge, your odometer, your speedometer. So, yun. Pretty basic. So, meron lang tong neutral indicator and signal light indicator and high beam indicator. So, yun. Pretty basic. So, wala na tong mga trip A, trip B, fuel consumption meter, mga ganun. Ayan. You got the basic. So, yun. Okay pa rin. Goods na goods yan. Sa switches naman, yun. Ang nagustuhan dito, meron tong passing light. So, laking bagay nito sa akin eh. So, yun. Pretty basic. Okay naman ang quality. So, yun din dito. So, meron tong light switch. So, yun. Okay naman. Eh, syempre, yun. Electric start din tong bike na to. So, yun. Lahat pretty basic. And mirrors. Yan. Yun palang mirrors. Ang ayaw ko dito is nakakahilo tingnan kasi para siyang bako-bako or basta magi kasi nakakahilo to tingnan. Okay naman yung view niya pero at some point nakakahilo tingnan. So I would change this. Siyempre papalitan ko to ng round katulad nung sa like if magkakaroon ako ng ganitong bike na i-modify. And ayun, you got the tank. However, sa tank napansin ko if fuel tank mo siya, ayun, lagi tong tumatapon yung gasolina. Hindi ko alam kung itong unit lang ba na to or lahat. So I don't know. Pero yun, yung napansin ko dito, nagli-leak yung tank. So sobrang daming natatapo na gasolina. Pero okay pa rin naman. Baka papalitan lang ng o-ring or something. By the way, this bike is brand new talaga. As in, bago pa rin tong bike na to. So makikita nyo naman sa auto na kanina, napakababa ng auto. Ayan na yun. So mga tapakan niya. Ayan, pretty standard. So okay pa rin naman. Yan. So, and yun, yung mga, ano naman niya, mountings, okay rin naman, bolts. However, sa bolt, eh, kailangan nating palitan to ng stainless. Yan. Papalitan ko to ng mga stainless or mas magandang quality na bolt. Pero yun, factory, okay naman. Tsaka yung ano, mga pagkakahigpit niya. So, good job Kawasaki and Bajaj. Kasi walang nagluwagan sa bike na to so far. So meron na rin siyang top box. So
nilagyan na rin to ng owner. Shout out sa owner nito, si Miguel. Shout out sa bro. And yun, thank you sa pagpapairam ng bike. So yun, nilagyan na rin niya ng top box tong bike na to, which is good. So designed rin naman tong malagyan ng top box. So yun, the rest is stock form. So lahat naman ito is stock. And yung upuan, so actually generous yung foam niya. Wala akong complaint sa foam. Pero yun, if papalitan ko ng balot to, syempre would pick a good quality leather. So pipili na ako ng magandang leather. However, sa part na to, sa driver's part, so sa rider's part, I mean, so first time sumakit yung pet ko sa motor. Hindi ko alam kung hindi ko kasundo yata itong upuan nito, pero masakit siya dalhin sa pet, or masakit siyang ano, dalhin. First time sumakit pet ko dito. So yun, okay naman, pero yun, masakit talaga sa pet. Yun lang comment ko dito. Pero yun, nagagawa naman ng paraan itong seat nito. So Bajaj City 100, so ika nga nila is this is a Pantra bike. So Pantra CKL, Pantra Bao, so yun, pang targa, yan. Dyan po design ang Bajaj City 100. So sa mga builders naman, matutuwa ang builders dito kasi yun, pwede nilang i-custom tong bike na to into scrambler or anything na pwede nilang i-build tong bike na to. So flexible tong bike na to, actually napakaganda nitong bike na to sa mga builders and mga naghahanap buhay. So yun, abot kaya ang presyo, syempre. Ayun guys, overall, okay ba bumili ng Bajaj City 100? For me, nowadays day, syempre napaka-importante sa atin ang transport, especially when you're on metro dito sa Metro Manila. Napaka-importante na meron kang motor or masasakyan. So, para sa mga beginners or mga nag-start pa lang or gustong maghanap buhay, I highly recommend this bike. So, okay na okay tong bike na to. Syempre, forma wise okay na rin. So guwapo na rin tong bike na to. So yun, okay na rin. Pero yun, if gusto ko siyang i-custom, yan, madali siyang i-custom. Kukubaran ko lang yung bike na yan, then palitan ko lang ng round headlights and i-chop yung likod. So okay na okay. And palit ng seat, yan. Pero para sa mga naghahanap buhay, as is, gamitin mo na yung bike na yan, all stock. Yun, okay na okay yung bike na yan guys. So ayan guys, I hope you like this video. I hope you like this bike. Syempre, highly recommended ng Busina Moto to. So kahit pretty basic sa lahat, pero yun, maraming pwedeng gawin sa bike na to. So yun, Busina Moto here guys. I hope you like, share, subscribe. So this is Busina Moto. Bye and God bless po.